Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay Main Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal sa na Main Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw o di naman kaya ay naligaw sa channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Main at kay Alden. Ang pag-uusapan nga po natin ngayong araw ay ang nakita po natin sa iba't ibang GC na mga Armin fans na planado at nakalatag ng pamba-blackmail na gagawin po kay Main Mendoza. Hindi natin nakuha ang buong detalye dahil nakita po kaagad ng admin ng GC nila ang ating impormante. Pero makikita at malinaw na po sa sikat ng araw na may pamba-blackmail talagang nagaganap para po kay Menggay. At ipagpaumanhin po ninyo, si Miss MJ Lastimosa po pala ang tinutukoy ni Ate Tyrene dahil 11:45 AM po siya nakapag-reply sa atin si Ate Tyrene. Ano? Kaya naman po ang buong pag-aakala namin ng aming team, si Main ang tinutukoy ni Ate Tyrene. Kaya po makikita po natin na si Main ay nasa taping ngayon ng Daddy's Girl ngayong araw. Habang si Alden naman po ay nasan nga kaya? At ano itong petisyon na nais ng lahat na mangyari for Alden? Ibabahagi po natin yan sa inyo kasama ang mga pinuputak po ng pinuputak na mga toxic Mainers. Sabi naman po sa inyo, wala tayong palalampasin lalo na ang mga ganap kina Main at kay Alden sa ating araw-araw. Kung hey, patchoy po sa lahat. Ulit, no? At bago nga tayo magpatuloy pa, hayaan nyo pong magpasalamat ako sa mga subscribers and viewers natin na patuloy pong pag-support at pagmamahal kina Main at kay Alden nang wala pong ibang hinihintay na kapalit. Lagi po ninyong tatandaan na kaisa nyo po ang buong Pinas Showbiz News ngayon sa pag-support at pagmamahal sa kanilang dalawa. At kung nood ka nga nanood ng mga video updates natin pero hindi ka naman nakasubscribe, nako, i-click mo na yung subscribe button para lagi kang updated at nakakapanood ng mga bagong-bago at nagbabagang happenings kina Main at kay Alden. At bilang pasasalamat, naririto ang mga komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates natin kani-kanina lamang. Unahin natin ang naging komento ni Miss Josefina Abadier. Ang sabi niya rito, Mr. Pinas, thanks for the updates about Main and Alden. I'm not a member of any Alden and Main fans club, but I might say that I am their avid fan since 2015. My only wish for them is to stay strong despite so many intrigues and most of the time nonsense stories. Good enough that they remain strong and faithful to one another. God bless you both. At my age, ngayon na lang ulit nagmahal ng artista. Don't worry, nothing to worry about, Miss Josefina Abadier. Hindi naman po tayo required na dapat may sinasalihang mga fans clubs, ano? Ang importante po rito ay ang paniniwala natin at paninindigan sa mga pangakong iniwanan at pagmamahal ni Main at Alden sa ating lahat. Lalo na po ang mga Alden fans, ano? Hindi po tayo tulad ng mga toxic Mainers na talagang sa pangunguna po ni Calamansi, ewan ko kung kilala nyo siya, no? Sa pangunguna po ni Calamansi, talagang may registration fee pa po sila. As long as na nasa tabi tayo ni Main at Alden, hindi nila mabubuwag ang dalawa kahit ano pang intriga ang ibato nila sa kanila. God bless you po and stay healthy. Ang ikalawa naman nating komento ay mula naman po kay Miss Agnes Geraldo. Sabi niya rito, nagbukas ako ng TV sa pag-aakalang present sila Main, pero wala, MJ Lastimosa ang naroroon. Taping yata sila sa Daddy's Girl kasi Tuesday ngayon. Meron din akong nababasang title ng vlog, ako'y nabubuyusit dahil hindi magagawa ni Alden ang gumawa ng labag sa batas na ganito Alden ano, nahaharap sa isang matinding kaso. Hindi ko pinag-aaksehan ng mga oras na makinig dahil paninira na naman kay Alden. Akala ko may pagbabago na sa contract ni Alden. Bakit wala pa rin banggitin ano ang bawal pa rin banggitin ang pangalan ni Main sa concert niya. Ganun pa rin, walang kalayaan si Alden. Tama po kayo, Miss Agnes Geraldo. Yung mga ganyang balita na may hinaharap na kaso si Alden, Diyos ko po, ewan ko kung saan po nila nakukuha yung mga ganyang impormasyon. Wala naman pong katotohanan yung mga ganyang bagay. And it's my bad, Miss Agnes Geraldo. Ang nangyari po kasi sa chat ko kay Ate Tyrene, sabi ko lang sa kanya, present po ba ang ating girl ngayon? Yun lang po yung chat ko sa kanya. Hindi ko po nilinaw na si Main ang aking tinutukoy, ano?
todo po ang pag-asa ko tuloy sa sinabi niyang present na present. Akala ko si Maine, yun pala si MJ Lastimosa, no? Ang tinutukoy niya. Kaya na-i-upload na namin ang video updates natin, lahat-lahat, e, tapos na, no? Hanggang sa nag-reply po si Ate Tyrind ng 11:45 AM, no? Kaya huli na po ang lahat. Pasensya na po at nagkamali tayo na masyado tayo na-excite. At tama po kayo, nasa taping po si Maine ngayong araw na ito. Salamat po sa pag-unawa at God bless you po. At ang ikatlo naman natin komento ay mula naman kay David Nalagon. Sabi niya rito, "Hi Mr. Pinas, how are you? Ito naman yung aking masasabi sa concert ni RJ. Iniisip ko na may reklamo na namang nagaganap. Bakit ba hanggang ngayon di pa nila maintindihan yung mga ginagawa ni RJ, lalo na yung concert niya? Gusto nilang kada concert dun si Maine. Yung concert niya nung Upsurge, nung nakaraan din. Kada siya ay magba-birthday noon, nasa Sunday, pinasaya pa siya noon. Doon lahat-lahat, ano, nasubaybayan namin yun. Yun lang, sapat na. Eh, sabagay, yung mga di na nakapanood noon at walang alam dahil ngayon lang sila, di natin sila masisisi kung bakit sila ganyan. Basta kami, tayo ay kampante." And yes, that's very very true, David Nalagon, ano? Kung pipilitin kasi natin ang pipilitin na isiwalat na nila ang mga lihim nila, eh wala tayong pinagkaiba sa mga toxic Mainers at mga toxic Aldenatics, no? Na walang ginawa kundi manduhan ng manduhan si Maine at si Alden. Ito yung gawin mo, ito yung gawin nyo, diba? Di po ba, ganun din naman sila eh. Kaya nga, ang pinakamainam sa lahat ay maghintay na lamang po tayo. Sa tinagal-tagal naman kasi ng ating paghihintay, hindi naman nila tayo binibigo. Lagi pa rin po namang may paninindigan sa mga pangako nila yung dalawa. Kaya nga, sabi nga po ni Maine at saka ni Alden, ngayong 2022 lang po ito ha, ngayong January lang po ito. Anong sabi ni Maine at saka ni Alden? Kapit lang, ano? Higpitan pa natin ang kapit dahil alam naman nila, alam naman po talaga nila yan, ang nararamdaman natin na inip na rin po tayo talaga. Diba? But then again, let's give them their privacy, let's give them their freedom, wag na tayong gumaya pa sa mga toxic nilang fans. God bless you po. At ito na nga, putak ng putak ng putak ng putak na naman ang mga toxic Mainers, nasa na raw ang mga nambo-boycott, nakakuha kasi ng 7% ang ratings ng Daddy's Girl noong nakaraang Sabado. Again, bago po kayo magsaya at pumutak ng pumutak ng pumutak, ano? Eh, todo-todo po ang alam niyo, bago po kayo magsaya ng ganyan, eh, todo-todo po ang pamamahiya ng iba sa inyo. Pakitignan muna kung anong nangyari noong Sabado, okay? Ang pinalabas po ng Daddy's Girl noong Sabado ay replay na. Nakakahiya nga, di ba? Kung ano pa yung replay, yun pa ang mataas na ratings. Si Maine po, kasama ng Daddy's Girl, nasa taping po sila sa mga oras na ito dahil 3 linggo na po silang delayed sa mga tapings nila at kailangan na nilang repasuhin ang mga susunod pang Sabado. Ngayon, nagsisimula na rin po si Maine sa main goals, dapat mamanage ng todong schedules niya. Tulad ni Alden, sa mga nagtatanong, tatapatin ko po kayo kung lock-in taping po sila Maine sa Itbulaga, baka po bukas, eh wala pa rin po si Maine. But don't worry, no? Sa susunod na magchat-chat po ako kay Ate Tyrind, eh lilinawin ko na po ang aking mga katanungan nang hindi tayo nagkakaleche-leche sa mga impormasyon. It's my bad, okay? Habang si Alden naman po ay hindi man po nagre-reply si Ate Lou, eh nakita naman po ng ating mga ka-team ang glam team ni Alden kung saan sila ay nasa photoshoot pa. Huwag pong maniwala sa mga nagsasabing naka-lock-in taping na si Alden. Wala pa pong ganun. At kami po ang magsasabi sa inyo sa oras na si Alden ay naka-lock-in taping na para sa movie nila ni Bea. Okay? Huwag kayong mag-alala. Talagang 24 oras po tayong nakatutok sa kanilang dalawa. Para naman sa sentro ng ating mga updates, isang conversation po sa GC ang aming ipinakikita po sa inyo. Ito po ay galing kay Ate Jovi na dati po siyang Armin fans, fan at kasi sipa lamang po sa kanya sa GC nila. Kung saan may plano na nga po ngayon pa lamang po for February 14 o araw ng mga puso at sa birthday ni Maine. Mapapansin niyo po ang sinabi ng isa po dyan sa kanila na wala namang choice si Maine. Mangyayari at mangyayari ang lahat. Ang importante raw, gawin na lang daw po nilang lahat nang tumaas naman ang botante ni Panot, no? Hindi pa po ini-screenshot ng ating impormante ang lahat-lahat, eh nahuli na po siya ng admin ng GC nila. Noon, ano? Pag nag-scene ka kasi sa GC, makikita nila ang pictures and names mo. Mag-a-appear yun sa baba. Pero kahit hindi po buo na na-screenshot na ito ni Ate Joby, no? Eh alam na alam po natin kaagad na yung sinasabi nilang wala namang choice si Maine, mangyayari naman lahat-lahat, no? Gagawin na lang nilang lahat, mapataas lang ang bilang ng mga botante,
eh alam na alam natin na may pamba-blackmail na ginagawa kay Menggay. Pero ang tanong dito at napapaisip lang ako, paano nila nagagawa ang mga bagay na to? Anong hawak nila na talagang panlaban nila kay Main? Kaya walang choice si Main sa mga nangyayaring ito. Yan po ang pilit naming inaalam at ipararating po namin yan sa inyong lahat. Sa oras na malinawa na po ang lahat at sa oras po na makuha po namin ng buong buo ang detalye sa mga bagay na ito. Again, kung isa ka nga sa mga bashers at hindi mo nagustuhan ang mga pinagsasabi ko rito, mag-comment ka lang, pag-usapan natin yan ng may respeto sa isa't isa. Laging bukas ang comment section namin dyan, wala kaming pinipili. Mag-comment ka lang, pag-usapan natin yan. Muli, ito po ang Pinas Showbiz News Ngayon.